Trihim na mayaman. Kabanata 632. Misteryoso talaga itong Alexander Yang. Sinabi ni Zhou Chengchen na may halong emosyon, hindi alam ang kanyang background ay hindi maarok, maging ang kanyang mga nasasakupan ay napakahiwaga. Parang may lumabas na hindi kilalang eksperto sa Earth Ranking. Dahan-da ang sinabi ni Zhou Chengchen, talagang curious ako kung gaano karaming card ang nasa kamay nitong Alexander Yang. Ang isang walang katulad na eksperto sa Earth Rank ay maaaring ituring na panauhin ang anumang pangunahing pamilya sa mortal na mundo. Isang dalubhasa sa antas na ito, basta't payag. Hindi mahirap tawagan ang hangin at tawagin ang ulan sa isang malaking probinsya. Paano ka magiging handa na magtrabaho para sa isang taong nasa ilalim ng iyong utos? Lalo na dahil si Alexander Yang ay isang taong walang reputasyon sa underworld. Young Master, masasabi mo ba kung anong klaseng martial arts path ang dalawang ito? Sinabi ni Pei Wumeng, wala kaming alam ni Old matungkol sa kanila. Nag-isip sandali si Zhou Chengchen at seryosong sinabi, ang binata na may silver gloves ay may kakaibang martial arts path. Marami siyang pagbabago. Sa karanasan ko sa underworld, hindi pa ako nakakita ng ganito. Tungkol sa matandang iyon na may malakas na puwersa sa loob, nakita ko ang isa o dalawa. Sabi ni Zhou Chengchen na may ngiti sa kanyang mukha. Napakagulo ng martial arts path ng matandang ito, lalo na ang inner force niya. Parang may internal injuries siya. Parang hindi swabe at stable ang mga galaw niya. Nung nasa peak na siya, siguradong ang lakas ng loob niya. Isang middle rank earth. Listahan ng mandirigma. Nagtapos si Zhou Chengchen, lalo na ang pamamaraan ng kamao na ginamit ng matandang ito. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay dapat na astral feast. Astral feast. Nagbago ang mga ekspresyon ni Nama Ping Chun at Tei Wumeng. Nagkatinginan sila sa gulat. Young Master, anong ibig mong sabihin? Hindi makapaniwalang sinabi ni Ma Ping Chun, ang matandang iyon ay si Huang Qingshan, na sikat sa underworld mahigit isang taon na ang nakararaan at 32 sa Earth List. Narinig ko na ang pangalang Tiangang Feast. Sa pagkakaalam ko, ang Heavenly Dipper Feast na si Huang Qingshan ay hindi nagpakita sa underworld sa loob ng halos 2 taon. Pagkatapos ng huling pagbabago sa Earth List, nawala ang kanyang pangalan. Tanging mga alingaw-ngaw lamang ang natitira. 20 taon na ang nakalilipas, si Huang Qingshan ng Tiangang Feast ay talagang isang sumisikat na bituin sa underworld. Siya ay mula sa 5 sekta. Siya ay isang rogue cultivator sa martial world na lumikha ng isang malakas na puwersa at nakipaglaban sa kanyang paraan sa Hidden Earth Rule. Pero nang maglaon, bigla siyang nawala sa underworld. Haha, old ma, dapat mas matalino ka. Si Huang Qingshan ay dapat mula sa parehong henerasyon na katulad mo. Seryosong sinabi ni Zhou Chengchen, noon, parang mas mataas ang rankang sa Earth List kaysa sa iyo. Tumanggo si Ma Ping Chun at sinabing, bagaman hindi ko pa nakikilala si Huang Qingshan, mas sikat siya noong bata pa ako. Naaalala ko na itinatag ni Huang Qingshan ang Tiangang Martial Arts Club ilang taon na ang nakalilipas. Kumuha siya ng ilang mga disipulo, at ang kanyang mga disipulo at disipulo ay lumakad sa underworld. Siya ay medyo sikat. Nitong ilang taon, hindi ko alam kung bakit siya ay nawala ang reputasyon ng Tiangang Martial Arts Club. Maingat na sabi ni Ma Ping Chun. Bagamat matagal nang nagretiro si Huang Qingshan, nagtatag siya ng Tiangang Martial Arts Club. Mayroong ilang mga disipulo na naglalakad sa mga nakatagong bilog. At least, malakas pa rin ang presensya nila. Ngayon, tuluyan na siyang nawala sa tagong bilog. Marahil si Huang Qingshan at Alexander Yang lang ang nakakaalam nito. Mabagal na sinabi ni Zhou Chengchen, si Huang Qingshan ay isang walang katulad na dalubhasa ng mas matandang henerasyon kung tutuusin. Siya ay hindi mabilang na mga disipulo, ngunit si Alexander Yang ay maaaring magpatrabaho para sa kanya. Ito ay hindi simple. Ito,
Young Master, Huang Qingshan, posible bang ginamit ni Alexander Yang ang trump card ng Dixon family? Patuloy na nag-isip si Maping Chun. Umiti si Zhou Chengchen at sinabing, noong huli, ang Dixon family ay nawasak ng Wen family. Anong klaseng background mayroon ka? Pagkatapos bumalik ni Alexander Yang sa Imperial City, ang Dixon family ay isa lamang walang laman na shell na may makamundong kayamanan. Wala silang mayaman at makapangyarihang pamilya, at lahat sila ay umaasa sa kanila, sabi ni Zhou Chengchen dahan-dahan, kahit na ang Dixon family ay mayroon pa ring nakatagong kapangyarihan, hindi mahalaga. Naubos na ng ama ni Alexander Yang ang lahat ng kanyang pabor sa pakikipaglaban sa pamilyang Wen. Tumango si Maping Chun at sumang-ayon sa sinabi ni Zhou Chengchen. Huwag kalimutan. Dumating si Lung Yang sa Imperial City mula sa Hong Kong at inilipat sa Huayang District ni Alexander Yang. Dahan-dahan ang sinabi ni Zhou Chengchen, ni hindi pinakilos ni Alexander Yang si Lung Yang. Hindi niya ginamit ang mga nakatagong eksperto ng Ning family. Young Master, ano ang ibig mong sabihin? Hahapinin ba natin si Lung Yang sa Imperial City? Bigyan mo siya ng babala. Iminungkahi ni Pei Wumeng, ang taong ito ay nagtataksil kay Yang sect at nagbago ng kanyang sekta. Huwag na nating pag-usapan ang pagpatay sa kanya, dapat natin siyang turuan ng leksyon. Hey, little Pei, masyado ka pang bata. Umiling si Zhou Chengchen at sinabing, Alexander Yang and Young Master are now allies. Paano makakaapekto ang maliit na bagay tulad ni Lung Yang sa plano ni Young Master? Sinabi ni Maping Chun sa malalim na boses, kailangan mo pa ring tingnan ang pangmatagalan. Matanda, ikaw pa rin ang tumatag. Tumango si Zhou Chengchen at sinabi, I don't dare. Young Master, you have great foresight. Nakipag-ugnayan ka na kay Alexander Yang at nagpas siyang pumunta sa Jizhao. Nambobola ni Maping Chun. Ang Jizhao. Tanong ni Pei Wumeng na may pagtataka. Tama si Old Maria. Napagpasyahan ko na sumali sa Pei family sa Jizhao at inimbitahan ko si Alexander Yang. Sabi ni Zhou Chengchen na may seryosong ekspresyon. Pei Wumeng. Sa tingin mo ba ay hindi nasangkot si Alexander Yang sa pamilya Pei? Umiti si Zhou Chengchen. Tumango si Pei Wumeng at sinabing, I'm sorry. Dati akong short-sighted. Ang lakas ni Alexander Yang ay qualified. Ang dahilan kung bakit nakipag-ugnayan si Zhou Chengchen kay Alexander Yang nang ganito ay upang lubod si Alexander Yang at talakayin ang mga mahahalagang bagay sa palabas. Dati, mahigpit itong tinutulan ni Pei Wumeng. Pakiramdam niya ay hindi sapat ang lakas ng isang tagalabas na nagmamadaling pumasok. Ngayon, medyo kumbinsido si Pei Wumeng sa kanyang puso. Hindi lamang hindi maarok ang lakas ng martial arts ni Alexander Yang, nagawa rin niyang magpadala ng dalawang walang katulad na eksperto sa Earth rank anumang oras. Ang gayong puwersa ay hindi maaaring maliitin sa underworld. Bang! Sa sandaling ito, isang malakas na putok ang biglang umalangaw-ngaw mula sa malayong gusali. Ang kalahati ng gusali ay gumuho, na naging sanhi ng pagpuno ng alikabok sa hangin. Ang labanan sa pagitan ni Nayehei at Zuo Quan ay umabot na sa kasukdulan nito. Huminto at humarap sa isa't isa ang mga mali-mali na figure. Mukhang malapit na silang mag-away. Young Master, dapat ba tayong pumunta at tumulong? Pwede bang humingi ng pabor? Iminungkahi ni Pei Wumeng. Hindi. Ni Zhou Chengchen, maliban na alam kong hindi ito kakayanin ni na Huang Qingshan at Huang Qingshan, huwag hayaang may mangyari sa kanila. Hindi ko lang sinabi na hindi mo sila mapapasaya, ngunit maakit mo rin ang atensyon ni Alexander Yang. Nag-uusap silang tatlo. Biglang, isang multo ang bumaba mula sa langit at lumitaw sa sahig ng abandonadong gusali. Lumitaw ito sa paligid ng ilang sandali at pagkatapos ay nawala. Tila patungo ito sa tuktok ng gusali. Yun ba, Gong Jiu? Nang makita niyang lumitaw ang itim na figure, lumiit ang mga mag-aaral ni Zhou Chengchen. Bigla siyang tumayo mula sa upuan ng Grand Preceptor.
Abangan ang susunod na kabanata.